Lolo Sabelino, meron po ba tayong bagong kwento? Marami apo. Halika, habang nagkakape ay kukwentuhan kita. Sige po, Lolo! Ikukwento ko sa iyo ang patungkol sa batang si Arceo sa kapanahunan na phone-pal pa lamang ang gamit at hindi pa uso ang mga cellphone. Lalong-lalo na hindi pa uso ang social media sa panahon na yon. Mukhang maganda po yan, Lolo, ah. Patungkol po ba saan yan? Patungkol kay Arceo na isang batang makulit at hindi marunong makinig sa kanyang lolo at magulang, lalo na nang siya ay magbinata. Halika't simulan na natin na po. Sige po, makikinig po ako. Mga bro and sis, paganahin nyo na ang inyong mga imahinasyon at gawing pampatulog ang ating napakagandang kwento sa gabing ito. Ang batang si Arceo ay lumaki sa piling ng kanyang mga magulang. Dahil sa ito ay binata na, hindi na nila ito kayang kontrolin, kaya't ipinasa muna ang responsibilidad sa kanyang lolo. Ang lolo niya ay nag-iisa na lamang sa buhay, at ang pinagkakaabalahan nito ay paggawa ng samut-saring rebulto na gawa lamang sa kahoy at bato. Sa edad na yon ni Arceo, natuto na siyang makipag-phonepal sa mga babaeng hindi niya kilala. Dahil sa mahalang bayad ng phonepal noong araw, kapag nagkaibigan na sila ng babae, nag-uusap na lamang sila sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanya-kanyang sulat. Isang hapon hinahanap si Arceo ng kanyang lolo dahil sila ay kakain na. Kaya lang hindi ito makita ng kanyang lolo dahil naroroon ang batang Arceo sa lugar kung saan pwede siyang makatawag sa kanyang iniirog. Arceo, apo, halika na. Hapon na, nandiyan ka pa. Sige lolo, susunod na po ako. Bakit? May pambayad ka pa ba? Marami pa po akong pera dito. So paano? E di, aalis na ako. Andiyan ni Lolo eh. Bukas na lang ah, magkita tayo dun sa sinasabi mong sayawan. Pupunta ako dun. Wika ni Arceo sa kausap niya sa kabilang linya. Madali namang pumayag ang babae, kaya't kasama na si Arceo ng kanyang lolo pag uwi sa kanilang tahanan. Arceo, gaano ka ba kaseryoso sa babaeng yan? Tanong ng kanyang lolo. Lolo, sabihin na po nating 99% ang pag-ibig ko sa kanya. Eh ganun ba? Eh di, ipakilala mo naman siya kanyang iniirog mo. Sige po lolo, eh tamang tama bukas, iniimbita niya ako dun sa kanila. Eh alam nyo na, poporma po tayo ng maganda dahil merong sayawan. Aba, gusto ko yan na po, isama mo ko. Eh hindi pwede lolo, matanda na ho kayo eh. Para lang yun sa mga kabataan. Eh hindi naman na kayo bata, laos na kayo lolo. Hindi nyo na kayang sumayo pa ng tinikling. Ito talagang batang to. O sige na, at kumain na tayo. Sige ho lolo. Pagsapit ng kinabukasan bandang alas 11, nakagayak na ang batang si Arceo upang magtungo sa kabilang bayan dahil meron siyang kikitain dito na isang magandang babae. Gayak na gayak ang apo ko. Eh, lolo, bagay ba sa akin yung suot ko? Eh, aba, oo naman. Ganyan na ganyan ang pormahan ko at ganyan na ganyan din ang itsura ko noong araw. Hagod na hagod ang buhok. Nako, lolo, pag po talagang nagkaibigan kami ng babaeng yun, pinapangako ko po sa inyo, iuuwi ko siya rito. Eh sige, sabi mo yan na po ah. Aantayin ko. Sige po lolo. Apo, mag-iingat ka ah. Umuwi ka agad. Huwag kang magpapaabot ng alas 12 ng gabi. Sige po lolo.
Pag-alis pa lamang ng batang si Arceo ay may lumapit sa kanya na isang lalaki. Sinabing dapat pigilan niya ang kanyang apo na pag-alis sa aming bayan dahil sa bayan na pupuntahan nito ay kalat ang sinasabing Mandurugo. Kau naman. Mandurugo eh, sa panahon lang yun ng mga hapon. Wala na sila. Naubos na sila ngayon. Hayaan mo ni apo ko, nagsasaya lang eh. Wika ng lolo ni Arceo sa lalaki. Pinagsasabihan ko lang naman ho kayo. E totoo naman po na sa bayang kanyang pupuntahan kilala at balitang balita na may gumagalang Mandurugo. Hindi totoo yun. Umalis ka na nga. Sinisira mo lang ang araw ko. Nang dumating na si Arceo sa nasabing bayan at kanya nang nakita yung sayawan, wala siyang kilala ni maski isa roon. Pero makikita mong napakaraming kabataan at mga kadalagahan ang naroroon. Ayon sa kanilang napag-usapan, ang babae ay magsusuot ng purong itim na mula balikat hanggang tuhod. Tapos nakasuot ito ng malapad na sombrero na para bang may ribbon sa ulo. Nang makita ni Arceo yung isang babaeng maganda, maputi at mahaba ang buhok na may ganong kasuotan, agad niya itong nilapitan. Ako si Arceo. Ikaw ba si Evangeline, yung kapunpal ko? Yung laging lagi kong kausap sa... Hindi ako yon, bastos. Nakatikim ng malakas na sampal si Arceo mula sa dalaga hanggang sa kanyang naisipan na umuwi na lang. Wala kasing ibang babae roon na ganon ang kasuotan, kaya't napanghihinaan na siya ng loob. Pakawari niya, inatsapwera na siya ng babaeng kanyang kapunpal. O kaya naman, yung babaeng nanampal sa kanya, siya mismo yung kanyang kapunpal. Kaya lang siguro umakting na ganon dahil hindi nagustuhan ng babae ang kanyang magandang forma. Maganda naman talaga ang forma noon ni Arceo. Hinahangaan pa nga siya ng ibang kababaihan. Nang umalis na siya sa bulwagan ng sayawan ay nakasalubong siya agad ng isang babaeng ganon na ganon ang description sa babaeng kausap niya sa ponpal. Evangeline! Wika niya rito pero hindi siya pinansin. Hinabol niya ang babae. Tumitingin lang naman ito sa kanya habang hinahabol niya yun. Ang pinagtatakahan noon ni Arceo, patakbo niyang sinusundan ng babae pero yung babaeng kanyang sinusundan ay humahakbang lamang na tila ba lumilipad sa hangin dahil hindi niya ito maabutan. Evangeline! Antayin mo ko! Nang huminto yung babae sa tapat ng malaking puno, dito niya lang ito inabutan at tinanong kung bakit siya tumatakbo. Evangeline, alam kong ikaw na yan. Nagkamali lang ako kanina. Pasensya ka na kasi akala ko ikaw yun eh. Sabi mo kasi ganun ang magiging suot mo. Alam kong nakita mo yun. Tsaka parang nagtatampo ka lang, hindi ba? Patawad na, Angeline. Evangeline? Oo. Evangeline. Bakit? Nandito tayo. Tara dun. Ayoko dun. Bakit? Maraming tao. Eh di ba yun nga yung usapan natin? Magkikita tayo rito, tapos sasayaw tayo. Tara na, masaya dun. Nakita ko napakaraming pagkain. Tsaka di ba, kamag-anak mo yung ikakasal, eh dapat dun tayo. Sige, pero mamaya ah, alis na rin tayo dun. Hindi ko kasi kaklose yung mga ibang babae dun eh. Uy, bakit naman? Basta. Noong andoon na sila sa gitna ng bulwagan, lahat na lang ng mga taong nagsasayawan doon nakatingin kay Arceo. Yung isa rito kinalabit pa siya at sinabing, "Ay Brad, ano bang ginagawa mo? Saka sino ba yung sinasayaw mo?" "Brad, hindi mo ba nakikita? Sinasayaw ko yung kasintahan kong si Evangeline." "Evangeline? Nasaan? Ayan oh, bulag ka ba? Nasaan?" "Napipikon na ako sa'yo. Istorbo ka eh."
Akala noon ni Arceo, binibiro lang siya ng lalaki pero lahat ng mga tao roon ay nakatingin sa kanya, lalong-lalo na nang iwanan siya sa loob ng bulwagan. Pakawari noon ni Arceo, lahat ng mga tao roon sa kanya nakatingin. Pero totoo naman na sa kanya nakatingin ang mga tao roon. Pagkakatingin kasi ng mga tao sa kanya, wala siyang sinasayaw at para lang siyang baliw na sumasayaw mag-isa sa loob ng bulwagan. Evangeline, ba't ganun mga tao rito? Ang weirdo. Hayaan mo sila, tara na. Saan tayo pupunta? Doon sa may punong pinuntahan natin. Hindi ba nakita mo merong upuan doon? Tambay na lang tayo doon. Nagugutom ako eh. Kukuha muna akong pagkain, pwede ba? Sige, kumuha ka na. Mauna na ako doon. Hindi, antayin mo ko! Nauna na noon si Evangeline habang itong si Arceo ay kumuha ng makakain. Nang bitbit niya na ang malaking plato na may punong pagkain, pinagtitinginan siya ng mga tao at muli siyang sinita ng lalaking kumausap sa kanya. Brad, ano bang pinaggagagawa mo? Una, para kang baliw na sumasayaw, wala ka namang hawak na babae. Ngayon, may dala kang ganyang karaming pagkain, sinong kakain yan? Nag-iisa ka lang naman. Dito ka na lang kumain, tabi-tabi na lang tayo. Brad, bulag ka ba? May kasama akong sumasayaw kanina. At yung kakain nito, yung kasama kong sumasayaw kanina, diyan ka na nga! Sinundan noon si Arceo ng lalaking nanita sa kanya. Katulad ng dati, wala naman siyang nakikitang kasamang babae si Arceo. Brad, bakit ka sumunod? Evangeline, hindi ko kilala kung sino ba tong lalaking to. Kanina pa ako sinisita. Hayaan mo na lang. Narinig mo Brad? Hayaan na lang daw kita. Brad, alam mo bang itong bayan na pinuntahan mo? Kalat yung balita na merong mandurugo. At ang mandurugo ay hindi nagpapakita sa mga tao. Ang tanging nakakakita lang nito yung biktima niya. Baka naman Brad, na biktima ka na ng mandurugo kasi hindi namin nakikita yung kausap mo. Ikaw lang ang tanging nakakakita. Anong mandurugo? Sabi ng lolo, panahon pa daw ng hapon yun. Kasama nga raw silang namatay sa mga minasakir ng hapon. Brad, wag mo kong paandaran ng ganyan ha. Hindi ako naniniwala sa ganyan kasi naniniwala ako sa kwento ng aking lolo. Umalis ka na, pakiusap. Eddie, bahala ka. Evangeline, pasensya ka na sa lalaking yun ha. Napagkamalan ka pang mandurugo. Saka bakit hindi ka nila nakikita? Nagkukunwari lang yun. Ano ka ba? Parang ang sarap niya na. Aba syempre. Marami tong bango-bango. Hindi yan. Ha? Alin? Ano yun? Liwanagin mo. Wag dyan, nakikiliti ako. Wag dyan sinabi. Kinikiliti noon ang batang si Arceo ni Evangeline. Mula sa kanyang tagiliran ay umakyat ang kanyang ulo papunta sa kanyang leeg. Huwag dyan. Huwag dyan, pwede ba? Nakikiliti ako. Natigilan sa pagtawa noon si Arceo dahil lumabas na ang matalas na ipin ng babaeng si Evangeline at naramdaman niyang dumampi ito sa kanyang balikat. Ariko, anong ginawa mo? Kinagat mo yata ako! Sumama ka na sa akin. Saan? Pasensya ka na Arceo. Ganyan lang ako maglambing. Sumama ka na sa akin. Ha? Saan ba tayo pupunta? Teka, dumudugo yata yung balikat ko eh. Hindi. Hindi yan ang bandang dumudugo. Ha? Hawakan mo. Wala namang dugo. Pero bakit masakit? Hindi yan. Hawakan mo ang iyong leeg. Nang hawakan ni Arceo ang kanyang leeg, dito niya nakita na puro dugo pala ang kanyang leeg.
Sinabi noon ng babae na ganun lang daw siya maglambing. Talagang itong si Arceo ay mahina ang utak dahil mas pinili niya pang sumama sa babaeng yon kesa bumalik sa bulwagan ng sayawan. Naisama si Arceo sa loob ng kagubatan at halos hindi niya na marinig yung lakas ng tugtugan. Mas lalong hindi niya na madinig yung ingay ng mga tao mula sa sayawan. Evangeline, parang napapalayo na tayo masyado. Ano bang gagawin natin dito? Ikaw naman, Arceo, para ka namang hindi tunay na lalaki. Ha? Siyempre, tunay akong lalaki. Ano ba kasing gagawin natin dito? Alam mo na yun. Ito, parang pinanganak kahapon. Ha? Pero dumudugo yung... Hinagat mo ba yung leeg ko? Pasensya ka na. Naku, ba't naman ganun? Teka, hubarin ko lang damit ko. Nang hubarin noon ni Arceo ang kanyang damit, eto na ngayon ang naging hudyat upang simulan na siyang lapain ng babaeng si Evangeline. Kasabay noon ang pagbabago nito ng kanyang anyo. Mula sa maganda nitong itsura ay naging isa siyang malaking aso na merong malaking pangil. Hindi nagtagal may dumating pang isang lalaking walang buhok at matatalas ang mga kuko. Mahaba na rin ang kanyang tenga at namumula ang mga mata. Evangeline! Ano to? Huwag ka nang tumakbo! Halika rito! Wika ng lalaking walang buhok. Hindi pwede to! Tumakbo noon si Arceo pero madali siyang hinabol ni Evangeline. Na sa katauhan ng pagiging malaking aso, madali siya nitong dinamba. Sigaw ng sigaw noon ang batang si Arceo pero walang nakakadinig sa kanya. Salamat, Evangeline. Wika noon ng lalaking kalbo. Nadama noon ng batang si Arceo na yung lalaking may mahabang pangil ay kinagat na ng tuluyan ng kanyang leeg. Pakawari niya ay mas matalim pa sa mga bagay na matalim ang ipin ng lalaking yon. Nang kagatin siya ng lalaki, halos hindi na siya makasigaw. Ramdam na ramdam din noon ng batang si Arceo na lumalabas na rin ang kanyang mga dugo mula sa kanyang lalamunan. Bitawan mo ako! Pagmamakaawa ni Arceo. Maya-maya pa, yung lalaking nakakagat sa kanyang leeg ay bigla na lamang tumilapon at tumama sa malaking asong si Evangeline. Nang lumingon dito si Arceo kung sino ba ang gumawa nun, nakakita siya ng isang malaking mamang may hawak na malaking kahoy. Sinabihan ko na yung lolo mo na huwag kang payagan na magpunta sa bayan na ito dahil nagkalat ang mga mandurugo. Yun lang naman ang huling narinig niya sa lalaki dahil nawalan na siya ng malay habang ang lalaking yon ay patuloy sa pakikipaglaban sa malaking asong si Evangeline maging sa lalaking walang buhok. Sino ka? Bakit ka nakikialam? Tanong nito sa lalaki. Nakikialam ako dahil meron akong pakialam. Kayong dalawa, akala nyo'y muli pang masusundan yung dati nyong biktima, diyan kayo nagkakamali. Hanggat buhay ako, hinding-hindi na ako papayag na may mamamatay pa rito. Magkikita pa tayo sa susunod na mga araw. Dadalhin ko lang tong batang to sa kanyang lolo upang magamot. Walang nagawa si Evangeline at ang lalaking walang buhok. Nang bitbitin ng lalaki ang batang si Arceo, kaya't nagising siya, nandoon na siya sa kanyang bahay at bumungad sa kanya yung mukha ng kanyang lolo. Lolo! Apo, patawarin mo ako, apo. Kasalanan ko to eh. Bakit ho? Mabuti na lamang at hindi ka pa napuruhan. Kaunti pa lang yung dugo na nawawala sa'yo. Magpasalamat tayo sa taong tumulong sa'yo, kung hindi, baka nakain ka na ng mga mandurugong yon. Lolo,
Niloko niya ako, Lolo! Akala ko talagang... Apo, tama na. Sa pagkakataon na ito, sana'y magsilbing aral to sa'yo. Hindi lahat ng nakakausap mo sa phone pal ay totoo. Akalain mo eh, may naka-phone pal ka pang isang mandurugo. May kakuntsaba pa. Mabuti na lang talaga't merong mabait na tao. At yung taong tumulong sa'yo, Apo, siya, yung taong nagsabi sa akin na pigilan kita, huwag kang pumunta sa kabilang bayan. Akala ko naman kasi, Apo, yung mga mandurugong yan eh sa kapanahunan lang ng mga hapon. Hindi ko alam na meron pa din pala yung mga yan. Patawarin mo ko, Apo. Meron lang siya na akong ipapakiusap sa'yo, Apo. Maaari bang huwag mo nang babanggitin sa nanay at sa tatay mo yung nangyari sa'yo dahil sisisihin nila ko? Opo, Lolo. Opo. Lolo, nakakatakot po sila. Baka po magpakita sila rito. Hindi na mangyayari yun, Apo. Dahil ayon sa lalaking tumulong sa'yo, nang bibiktima lamang sila ng mga batang dayo kagaya mo. At kung sakaling makabiktima sila ng taga rito, eh natitiyak kong madali rin silang makikita ng mga tao dahil sa dami ng tao rito sa lugar natin. Hindi naman siya pagyayabang. Dito sa buong Metro Manila, mukhang dito yata sa atin yung pinakamaraming bahay. Lolo, patawarin niyo po ako, Lolo. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit, Apo. Sa totoo lang eh, parang kawari ko ako may kasalanan sa nangyari sa iyo, Apo. Lolo, ako po may kasalanan. Ako po! Tahan na, Apo. Huwag ka nang umiyak. Sa mga nangyari noon sa batang si Arceo, nagtanim ito sa kanya ng magandang halimbawa na dapat ay sumusunod pala sa patakaran ng mga magulang. Nang dahil dito isinoli na rin si Arceo sa kanyang magulang at hindi na nila sinabi pa sa kanyang magulang ang mga nangyari sa nakaraan. Pero ang kanyang ama ay parabang may duda dahil napapansin nito na parabang may sugat sa leeg ang kanilang anak dahil lagi itong nagsusuot ng kwelyo upang matakpan ang kanyang leeg. Arceo, ano ba yung tinatakpan mo, anak? Ah? Wala ho, tay. Hindi. Isang linggo ka na rito. Isang linggo ka na rin hindi nagpapalit ng damit. Ano bang meron dyan? Wala ho ito. Patingin. Wala nga po! Nang pilitin siya ng kanyang ama na tignan ang tinatago niya sa kanyang leeg, dito tumambad sa kanya yung parabang kagat ng aso. Nang malaman naman ng kanyang ama na siya ay nakagat ng aso, dito palang ito tumigil. At sinabi rin ng batang si Arceo na hindi siya pinabayaan ng kanyang lolo. Ang pinagtatakahan naman ng kanyang ama, sa dinami-dami ng kakagatin sa bahagi ng kanyang katawan, pero bakit sa leeg pa? Tay, malaki po kasi yung aso. Nung tumayo nga po mas malaki pa sa akin eh. Kaya po sa leeg ako kinagat. Nagkataon po na kumakain ako noon ng manok. Ayun, pilit niyang inabot kailang nung paglihis kong ganun, yung leeg ko po ang tinamaan. Anak, buti na lang hindi pala bumaon. Hindi naman po, itay, medyo konti lang namuulay dugo pero pinadoktor na to ng lolo. Ayon naman po dun sa mga doktor, wala naman daw pong problema dahil hindi naman daw bumaon yung malaking ipin ng aso. Ganun ba? Sige, dito ka na lang ha. Sana naman natuto ka na sa mga pangaral sa'yo ng lolo mo. Alam kong sa ilang buwan mong paninirahan sa bahay ng lolo, marami ka nang natutunan kasi yung lolo mo, matalinhaga kung magkwento, kinukwento niyan yung buhay niya noong araw. Di ba nga, yung buhay niya noong araw sobrang hirap, ganito, ganyan, cheche-bureche, talaga namang tatablan ka sa kwento ng lolo, di ba? Kaya nga itay, may mga kwento pa nga si Lolo na para akong maiiyak. Itay, pasensya na po kayo. Magmula po ngayon, magbabago na po ako. Magandang balita yan, anak. Maganda at ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo sa eskwelahan. Siya nga pala, ano bang gusto mo paglaki mo? Itay, gusto ko sanang maging engineer. Saka malaki naman na ako, syempre. Konting ilang ano na lang eh. Makakagraduate na rin ako, itay. Pangako.
iaahon ko kayo sa hirap para hindi tayo dito nakatira sa lugar na to. Gusto ko yung malaking bahay, yung katulad po doon sa dinadaanan natin palabas. Ah, ganun ba? Ah, sige. Hanggang dito na lamang ang kwento ng batang si Arceo. Mabuti na lamang talaga dahil hindi siya napuruhan at hindi siya namatay. Sana kahit paano ay nagkaroon kayo ng konting ideya na dapat ay maging masunurin sa magulang. Lolo, tapos na po! Tapos na po! Kabilis naman po. Eh, hanggang doon lang alam ko eh. Yun lang ang naikwento sa akin ng nanay ni Arceo. Hindi bali apo, sa mga susunod na araw, eh marami pa tayong mga panibagong kwento. Eh Lolo, pwede ko po bang isulat po kay Commander GH yung kwentong yan? Eh sino naman yung Commander GH na yan? Sa YouTube po, nagbabasa siya ng mga horror story. Eh ang galing po niyang magsalita. Kaya niyang magboses matanda, ng bata, ng boses bakla, boses halimaw, boses basta po ang galing-galing po niya. Parang 10 tao po yung nagsasalita ron eh. Tiyak po Lolo na kapag nabasa po niya tong kwento natin, ibibigyan niya to ng magandang buhay. Ano Lolo, pwede po ba? Kaya ba eh? Eh kung maganda talagang magsalita yung taong yan, edi i-play mo na apo. At pakikinggan natin at kapag nagustuhan ko, edi sige. Walang problema, ikanana natin yan. Eh, totally, malakas pa naman ang aking pandinig. Sige po, Lolo. Maraming salamat po. Hanggang dito lang po ang kwento ng maglolo. Sana po ay nag-enjoy kayo. Okay guys, ang kwento po na ito ay nagmula po sa isa nating masugid na taga-subaybay. Abangan po natin yung susunod.